Hi guys! For today's video, andito tayo sa Hacienda de Bunso. So ayan, akit tayo ng puno ng niyog. Este, hindi na pala kailangan akyatin dahil ito ay dwarf coconut. Then guys, titingnan natin yung lasa ng dwarf coconut. Kung anong lasa. Ayan, chine-check lang ng ating papa kung pwede nang kainin. At kung may laman na. Bali pala guys, ang sabi ng papa ko, tinanim niya to 5 years ago. So after 5 years, namunga na siya. So ayan, pero medyo maliit lang yung bunga niya. So ayan, titignan natin kung ano yung lasa. Kung ano yung difference nito sa regular na buko. So ayan guys, binabalatan lang nung papa ko yung buko. Tignan natin kung anong pinagkaiba. Ayan guys. Try muna natin yung sabaw. Tignan natin kung ano bang lasa. Sabi guys, ang tamis. Ang tamis, sobrang tamis nung sabaw ng buko. Fresh na fresh. Sarap. Tapos yung sabaw niya guys, ang dami din. Punong-puno din yung loob. Sobrang refreshing. Ang sarap, ang tamis. So magandang business pala yung ganito guys. 5 years lang, namumunga na yung coconut. And guys, tapos yung laman naman yung tatry natin. Ayan, inumuksa lang ng papa ko. Ayan guys, oh, tignan nyo. Malit din yung laman, pero pwede na, oh, pwede na siyang pansalad. Ayan guys, kumuha tayo ng kutsara. So, titikman natin yung laman. Ayan guys, masarap. Masarap yung ano, laman nito. Pero wala din naman siyang ganong pinakaiba dun sa ano, sa regular na buko. Pero ito medyo manamis-namis talaga yung lasa. So yun lang yung talagang pinakaiba nila. Sarap. So yun guys, sobrang ganda nito sa farm. Kung may mga lupa siguro tayo, ito yung gawin nating ano, business or itanim dun sa farm natin. Sarap guys. Maliit lang siya pero kita nyo naman ang ganda ng laman. Talagang perfect to pang ano, pang salad. Mas pang tinda na rin siguro pag gusto natin mag-business. Ayan o. Ang sarap nung meat niya. Nabusog na ako sa sabaw at saka sa laman. Dahil talaga ang sarap. Guys, oh, hindi siya ganong matigas. Saktong-sakto yung ano niya. Saktong-sakto yung laman. Sarap. Namis-namis.
Sarap ba? Sarap!